What's up, everybody? Welcome back to my YouTube channel. Alright, on today's video, guys, ito, finally, mare-react na rin natin yung Love Ghost na mic, parang 3 mic challenge ba yun? Or, wait, check natin yung ano, title nung Love Ghost Tracing, Love Ghost lang nakalagay dito, pero marami nakapansin na tatlo lang daw yung mic na hawak nila. Hindi ko alam kung yung sa event to, hindi ko kasi totally hindi ako familiar dun sa backstory nung 3 mic na to. So i-check natin yan. At sana sabihin nyo sa akin, guys, sa comment section kung bakit tatlo lang yung mic nila. Kasi for sure dito hindi nila ma-explain kung bakit. Pero i-check natin. Ito-try natin, guys, na ma-trace kung kanino nila ipinapasa yung ano microphone. Kasi may idea na ako kasi nababasa ko sa mga comment section before and sa mga suggestion nyo. So i-check natin yan. And before we go on this one, siyempre hindi mawala ang ating shout out. Let's start with Girly Viloria, Mitchy Time, si Janja Manderix, Gwe and 18 Forever, Beng Nalios, Pau Pau, meron pa to eh, si Res, Arlene Deveira, Gwyn, Jolie Trivids, and yun muna. Okay, so let's start with the video. So guys, hindi ko sure kung matitrace ko kasi hindi ko pa totally familiar kung sino yung part na kumakanta. Pero check natin yan. Tuloy-tuloy itong video na to, guys, hindi natin ipopost, okay? Para hindi natin naputol yung performance nila. Okay? Let's start. Ooh, fan cam. Pa. So, nakaiken siya ngayon. Nakai Ken, nakai Spell, saka nakai... Uy, inabot ni Ken kay Pablo. Ay! Nakai Japa rin. Di ba yan ang ingay ko? Check natin. Stig! Parang mas iba yung ano nila, attitude nila pag may tao talaga. Compared dun sa dance practice lang nila. Mas live sila. Kung sa bagay, pag may nanonood talaga, iba yung performance na eh. Grabe oh, sobrang precise. Hindi ko nakita kung paano inabot kay Justin yung ano. Masyadong close. Ayun, inabot. Kay Pablo ni Ken. Hindi ko matrace. So yung tatlong mic nasa harap. Galing. Parang hindi ko naririnig na umiingal eh. Malaking factor din kasi pag yung stage mo maliit lang. Yung psychological ano mo, pag malaki yan kahit yung space lang na ginagalawan nila is maliit, nakapagod eh, hihingaling ka. Nawala na ako sa ano. Saka muscle memory, guys. Ay, nagkaabutan na dun sa likod. Ah, hindi pa rin.
Ay, abot na ni Ken. Inaanda niya na yung microphone. Ang galing naman ng mga to. Ayun o. Hindi pala, hindi niya pa inabot. Pala ko inabot niya. Nawa ko mali. Grabe yung gigil nila guys, no? Hey. Grabe, uy, ayun, tuloy natin. Yun, gaya na sabi ko kanina guys, yung hingal kasi nila, hindi mo na alis mapansin kasi maliit lang yung space na ginagalawan nila. Pero psychology, kasi kami mga dancers, pag alam naming malaki yung stage, syempre may limit yung ano namin, galaw namin. Even though na malaki yung stage, ito lang yung na-occupy namin. Pero pag nakita namin malaki yung stage, nakakahingal siya eh. Nakakahingal sa utak. So hihingalin ka, pag maliit lang yung stage, so parang from end to end, kahit yung galawan mo, hindi ka pa rin hihingalin kasi alam mo wala kang ano. Para kang ano yung sa libro sa school, yung mga elementary, 'di ba? Parang ang sarap mag-review pag yung book mo is may spacing na malalaking ganun. 'Di ba? Kumpara dun sa tanggalin mo yung space, parang ang hirap mag-review, parang full pack yung ano, yung re-review mo, which is parehas lang naman dun sa nilagyan ng space. Kaya dapat yung libro ngayon sa mga ano sa school, may ganung kalaking spacing. Kasi yung utak natin eh, gumagana yan eh. So, hindi ko masyado napansin yung ano eh, yung switching dito sa second part. Parang yung second part, tumakbo yung kanta kay Ken, kay Pablo, saka kay Stel. Kasi hindi ko nakitang nag-solo si ano eh, si pangalan nito, si Justin, saka si Josh. Tama ba? Mami, naliligaw na ako. But anyway, gusto ko malaman guys yung story, yung backstory ng ano, ng Love Ghost, yung performance nila dito, kung bakit tatlo lang yung microphone na ginamit nila. Hindi ko alam kung sinadya nila to or talagang nagkaroon lang ng shortage sa microphone. Kasi imposible namang tatlo lang yung microphone na available kung alam nilang SB19 yung magpa-perform. Diba? Or hindi nila alam na live mag-perform ang SB19. Which is parang nakaka-ano naman, diba? I'm sure alam nila na live mag-perform ang SB19 kasi bago sila siguro imbitahan or siguro biglaan to. Diba? Sobrang napaka-professional ng SB19 when it comes sa mga biglaang tawag. Wala silang ka-arte-arte kaya ako dos dito sa SB19 kaya rin ako nag-stay na mag-react sa kanila at maging fan ng group na to dahil doon sa video ni Chad before sa vlog niya. Kaya saludo ako. So ayun guys, hope you enjoy the video at medyo failed tayo kasi hindi ko na pansin kung kanino ipinasa yung microphone, which is sobrang nakaka-amaze lang kasi kabisadong-kabisado nila kung sino yung magkakanta or kung kanino part na yung lalabas dun sa song nila. So guys, hope you enjoy again, and if hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Marami pa tayong mga videos, mga fun videos ng SB19. At syempre, iba pang group. Pero mostly SB19 muna tayo. Tapos after nating matapos, hopefully matapos natin. Mukhang hindi pa matatapos to kasi every time na mag-react tayo, nadadagdagan at nadadagdagan sila. So, itatry natin sumingit ng iba pang groups para everybody is happy. Okay? God bless and I'll see you tomorrow. I'll try kasi mag-start na ako mag-class tomorrow. Okay? Tomorrow. Okay? Bye-bye.